guys. So, lahat yan pinamili ko kanina sa National Bookstore. Tapos, ito pa, sobrang dami ng mga individual ball pens na nandito. So, i-haul natin yan isa-isa ngayon. So, yung una kong binili sa National is itong alcohol. Ayan, this is the first Pharma isopropyl alcohol. Binili ko to doon. Kasi, para marami kaming stock. Next is, ganun ulit, pero smaller version lang. Next na binili ko is itong multi-purpose copy paper na isang rim lang na Best Buy. Ito ay short bond ata to, or A4, not sure. Tapos, isa pang bond paper pero long or legal. Legal yan, long bond paper. Okay, next naman is, ito, buksan natin to. This one ay permanent markers. Next naman is ito. Ano ba to? Nakatakot kasi magbukas. Kasi baka mamaya masira. Next naman is ito. Open na lang natin to. Para ako nag-unboxing yung mga gifts. Oh, okay. Ayan. Isa-isahin natin. Okay, next naman is ito. So, meron na ulit akong bagong G-Tech dito. Whole set to. Kasi nga, nawala na yung ganito ko. Diba parang benenta ko siya. Next naman is this one from Key Road. Ball pen lang din. And then, meron tayong Titus brush pens. Ayan, brush tip to. 235 lang at 237 pesos lahat na to. Next on my list, ayan, isa-isahin na natin siya. Ito, Paper Mate naman siya. Ito ata yung pinaka-cheapest sa Paper Mate. And then, I have here itong gel pen na hindi ko pa pinubuksan yan dahil medyo pricey talaga siya. And then, ito pa. Wait a minute. Ayan. So, ito, meron tayo ditong Paper Mate na gel pen ulit. And then, we also have the Key Road ball pen na soft jet. And then, ito naman yung refill ng mga yung mechanical pencil. And then, meron akong Paper Mate ulit, HBW, tsaka Paper Mate na mga ball pens or gel pens. Okay, next naman. Ayan, tulog pa. Konti na lang laman ito. Another Paper Mate, pero color pink. And then, HBW, Stabilo. And, of course, Mongol pencil. And then, itong panda na ball pen. Sobrang OG nito. Yan, wala na to. Yan, ito yung panda ball pen. Okay, since tapos na yan, dito naman tayo. Ang laman nito ay galing to sa Art Bar. Okay, galing sa Art Bar. So, unang kinuha ko sa Art Bar ay this one. This is the Cozilon color pen na 12 pieces. And then, meron ding 8 colors. Ang cute nito, oh. Mura lang to, 125. And then, next naman is, kumuha rin ako ng fine tech na 5 pieces. Kahit alam ko nakakuha ata ako niyan. And then, ito, pinaka-excited ako. Kumuha ko nitong Tombow na pencil. Ayan siya. And lastly, itong mga ball pens na to. So, Acroball to. Acroball ball pens. And, ganyan siya karami. Next is ito. Ito yung pour over art. 9 inches na bunny figure. And then, parang ganito siya. Actually, dalawa yung binili kong ganito. Hanapin ko dun sa ibang bag yung isang color nito. Ayan. So, ganito yung itsura niya. And then, ito yung isa kong nabili. This is red, white, and blue. I-video ko pag ginawa na namin to. Next na natin is ito. Ano ba to? Ayan. So, kumuha tayo or kumuha ako nitong Stabilo na 24 pieces na markers. And then, this one is the Crayola Wonder Markers na 20 pieces. Washable din siya. Next naman is itong mga tape kasi kailangan ko talaga ng tape dito. And then, kumuha rin ako nitong 6 colors na acrylic markers. Actually, medyo mahal nga ito. Nasa 200 plus. And then, meron tayo itong Color Peps na Magic. Ang galing nito. Magic siya. So, tatry ko rin to para pakita sa inyo kung paano nag-work itong Color Peps na Magic na to. Okay, next naman is itong Flex Office na ball pens. Wala pa ako nito kaya kumuha ko ng isang set or dalawang set ata kinuha ko nito. I'm not sure pero i-check na lang natin mamaya. Next is this one. Tagal ko nang gusto bumili ng Tack It. Di ko alam kung para saan to pero parang isi-stick mo ata sa so dingding or something. Ayan, this is a reusable multi-purpose tack. Kaya ayan, try ko lang to kung maganda siya. Next naman is itong
binder clips, and then kumuha rin ako nitong Milan na fine tip. Di ko nga nakita may mga sulat yung dito. Okay, next naman is kumuha ako nitong rewrite na correction tape. Ang ganda kasi niya, parang first time ko lang to nakita kaya kinuha ko. 6 meters to. And then kumuha rin ako nitong scotch. Syempre, favorite na favorite ko yan. Lagi ako kumukuha niyan pag nag-shopping ako sa National Bookstore. And then kumuha na rin ako ng double-sided tape. Next on my list is ito. This is a small stapler just in case kailanganin ko. And then, ito, mga correction tapes. Next naman, ito, Mongol Pencil Faber-Castell na highlighters. Medyo mahal nga rin to. And then, ito, Flex Office ulit. Bumili rin ako nito. Ito yung pantanggal nung sa staple wires. And then, meron din akong Elmer's All-Purpose na glue stick na maliit kasi puro malalaki yung nabili ko. So, gusto ko ng medyo handy naman. Next naman is mga paper clips. Nakita ko lang ito kasi nagustuhan ko kasi color pink siya. Tapos, ito naman color white. Bumili rin ako ng My Metal. And then, itong mga clips na ganito. Kasi makakapal yung readings ko kaya kailangan ko ng ganyan kalaki. Meron din akong black and purple na clips din. And lastly, meron akong Uni Echo. First time ko magkakaroon ng ganitong ball pen. And then, another maliit na tape. Okay, next naman on my list is this one. I'm so excited kasi wala lang. Mga hindi ko pa ito na gagamit or nakakuha. Which is this one. This is the Color Peps na Jungle. Kanina, di ba, meron akong Magic. And then, this one naman is Color Peps Long Life. Hindi ko alam kung anong mga difference nila. Pero, try natin. Next naman is my Stabilo na Swing Cool. So, ito isang set siya. Kasi, wala ata yung mga ganito ko. Puro ano na yung Stabilo Boss original. So, hindi ako kumuha nung ganun. And then, I'm so happy kasi finally nabili ko na tong Paper Mate na Ink Joy na isang set. And then, bumili rin ako ng Paper Mate na Candy Pop. Matagal ko na rin tong gusto. Bumili rin ako nitong Color Peps Ocean naman. Ayan, cute. And then lastly, itong Sharpie highlighter na isang set. So, yun yung nabili ko dito sa ganito. So, next na tayo. Okay, next naman is ito. This one, ano ba to? This one naman ay Pilot Juice Pen. Ayan, whole set na yung binili ko nito. Tapos ito, Acro Ball to for sure. Ito yung isang set na Acro Ball na binili ko. So, lahat na ng Acro Ball nandito, ayan. Hindi ko na siya kailangan isa-isahin bilhin kasi nabili ko na siya lahat. So, ayun. Next na tayo. Okay, so wala na itong laman. Dito na tayo sa dito, sa lagayan na to. So, start tayo with this one. Ito yung sinasabi ko sa inyo, isa pang color na nabili ko. Which is the teal, white, and hot pink. So, ipo-pour over nyo lang siya. This is $5.99. And then, next naman, we have this Keep It Simple. 75 pesos lang to na. Parang sticky notes siya. Marami akong binili niyan. Keep It Simple, Share Your Inner Sparkle, tsaka Make It Happen. Ayan, apat. Apat ba to? Oh, ito yung isa. And then, You Go Girl. Ayan. Okay, next naman is, bumili ako nito, which is the Pop Gear na lagayan siya. 269 pesos to. And ang ganda nito kasi pwede kayo maglagay dito ng kahit ano, pwede nyo gawing pencil case, pwede kayo maglagay ng undies. Ayan siya, oh, pwede maglagay ng socks, charger, mga belt, makeup. Tapos very handy lang din to, saka hindi ganun kabigat kung gusto nyong gamitin to for travel. Sobrang ganda nito. Meron din atang color blue nito. Pero yung kinoko is, of course, color pink. 269 pesos. Next naman is another alcohol. This is the isopropyl alcohol na 70% solution. Kanina kumuha na rin ako ng iba. And then, ito, ano ba ito? Check natin. Eh, anong laman ito? Ah, okay. So, ito, yung laman nito is, ayan, mga Pilot G-Tech na mica pens. Ayan, yung mga mica na Pilot. Kinompleto ko na rin yan. I think hindi pa kompleto yung ano eh, yung mica gel pens. Kasi yun na lang yung available color, kaya yun na lang yung binili ko. Okay, next naman, kumuha rin ako nitong safety pins. Kasi may kailangan akong iganto. Next naman, sa list ko ay, ito pa. Ayan. So, ito yung mga iba ko pang pinagbibili. Ito. Ito mga pencil na to. Nakakamiss. Magic pencil ata yung tawag dito. Nakakamiss kaya bumili ako niyan.
And then, binili ko rin tong Pilot na ganito. Fine liner ba yung mga ganitong Pilot? Nakalimutan ko eh. Pero, kinuha ko nung lahat ng colors na available dito. Kasi, I think hindi lahat available eh. So, apat lang yung nakuha ko. And then, bumili ulit ako ng mga paper clips na color orange and etong apple green. And then, dito tayo ulit sa Art Bar. Medyo marami-rami to. Sobrang excited ako dito. Actually, ito, extra ko lang to. Okay, so start na natin with our deco marker. This is the deco marker na parang, ayun o, pwede kayo magsulat sa upuan, sa kung saan man. Sobrang ganda niyan. Okay, so ito pa yung mga iba kong binili. I'm so happy kasi nakakita ko ng Super Tips na 100 pieces. Ayun, 100 colors siya. I'm so excited na buksan to sa TikTok. Ayan, antayin nyo na lang. And then, kumorin ako ng deco marker. Ito naman. Ay, yan pala yung kanina, no? And then, ito yung ultra clean na washable markers. Hindi ko alam mga pinagkakaiba ng mga markers na to. And then, ito naman, Silly Scents. Ito ata yung may amoy. Ayan, introducing pineapple. Pineapple scent siguro yun. And then, I have the permanent markers. Ayan, kahit saan mo siya isulat, permanent na yan. And then, ito naman is from Monami. This is longer and darker till the last drop of ink. Ayan, Monami. I also have Cozilon Super Washable. Kumarin ako ng Sharpie na S-Notes. Scented markers na Montmart. Mura lang to, $129. And then, this one is the 12-cone tip markers. Draws thick and thin. And then, ito, sobrang tagal ko na ito nakikita. Ngayon ko lang kinuha, which is the Harry Potter na highlighter. And then, lastly, itong Sharpie highlighter. Okay, ito na. Ang pinakamahirap i-punch. Ayan. Ay, ito, done na to. Ayan. So, ito na siya. What's this? Ah, done na rin yan, Gio. Here na lang. Okay. So, dito naman tayo. So, meron ako kinuha ng plastic envelope na pink. Wala lang. Ang cute lang nito. Hindi ko alam ba't ko rin kinuha yan. And then, ito. Hindi ko alam saan ko siya ilalagay kasi baka matapon siya. Pero, ayan. Yung mga kinuha ko. Ball pen. And then, magic pencil ulit. And then, this one is yung correction tape. Meron din akong another correction tape din yon. And then, isa pa ulit na correction tape. And then, yung ginagamit ko kasing pencil is sa Barbie. Yung Barbie Mongol pencil. So, kumuha lang ako ng 3 packs. Actually, ang dami ko pang ganito. Hindi ko alam ba't ako kumuha. Extra lang. So, ayan, lahat ng ball pens na kinuha ko kanina. Start na lang muna tayo sa mga naka-plastic para mabilis. Okay, we have the high-tech Cicoletto na mga barrels, tsaka refills. Ayan yung mga refill. Blue, red, black, metallic, ayan. Ito pa yung another barrel na nabili ko. May Flex Office ako, Uni-Eco ulit, at tsaka another barrel from Pilot. Okay, so next naman is, alam niyo naman na sobrang favorite ko yung mga ganitong Stabilo. As in, sobrang favorite ko. Ito wala nga yellow eh. Yellow yung pinaka-used na ganito ko. So, kumuha ata ako ng tigda tatlo nito. Ayan. And then, ito pa. Ayan. Sobrang happy ko dito sa Stabilo Neon na to kasi sobrang favorite ko talaga siyang gamitin. Very smooth siya i-glide. Hindi ko alam kung paano ito matatapos. Pero, ayan. Hindi na siya aesthetic video kasi ang hirap. Sobrang dami masyado. And then, ayan. Meron tayong Flex Office Panda. Another Coletto na barrel. And then, ayan, ito yung mga, ano ba to? Refills niya. And then, may panda ulit. Pang tigda dalawa ata, binili ko niyan. Ayan, o, diba? Tapos, ito yung barrel na metallic. Meron mga metallic kasi dyan, eh. Okay, next naman, ayan, ito ginamit ko lang to yung Toy Kingdom na lagayan. Kasi, yung paper bag ng National nasisira agad. Kaya nagdala ko ng ganito. Ayan, bumili ako ng mga Stabilo na ganyan. Pero hindi lahat ng colors binili ko kasi nga meron na ako. As in, sobrang dami na. Tapos magta-try din ako ng Faber-Castell na pencil. Ayan, ito pa yung mga Stabilo Neon ko. Sabi ko sa'yo yung dami kong kinuha niyan. Okay, next naman is itong foldable, fold-back clips. Ito ang mga clip para sa readings. And then ito naman ay comics highlighter. So, meron akong orange, purple, green, pink, blue. Hindi ko alam kung meron pa sa ilalim eh. Pero, ito yun. And then, ito naman yung mapped. Hindi nga to kompleto eh. Kasi, parang ubusan. Hindi ko sure. Kumuha rin ako nitong rover na click-tick. Di pa,
first time ko magkaroon ng brand na to. And then, ito yung high-tech si Coletto. Hindi ko alam kung ano to. Basta nakita ko lang siya, kaya kinuha ko. Parang first time ko lang nakita. So, next, ito mga mapped. Ito, art line, wala din masyado doon. Kaya, hindi ko alam. And then, next, ito, mga ball pen. Meron tayong Panda gel pen. Stabilo. Ayan, Panda ulit. So, ilalagay ko na. Diretso ko na siya sa mga ganito kasi mahirap siyang. Mahirap. Ayan, ganyan ko lang muna. And then, next naman, we have Faber-Castell. Ito, MNG. Faber-Castell, ayan. Basta mga ganyan lang siya. And then, meron tayo ditong Titus. Tapos, ito yung mga ganito. This one is Avanti Tropicals. MNG, syempre. Tigda-tatlo ata kinuha ko niyang MNG. And then, My Gel, Faber-Castell, MNG, Stabilo, BIC, Titus, Stabilo, MNG. Tapos, this one is Faster. And then, meron din akong Faber-Castell. So, dyan ko muna ilalagay. Hindi ko muna aayusin. Next naman sa list ko is itong mga, ano ba to? Flex. Ito, Stabilo. Ganun ulit. Stabilo, My Gel, Titus, MNG. Ayan. Actually, tigda dalawa or tatlo ata kinuha ko nito. Pero yung pastel, tigda dalawa lang. Yung regular pens, tigda tatlo. Kasi hindi kami ginagamit masyado yung pastel. Ayan, Flex Office meron. My Gel meron din. So, dyan ko muna ilalagay lahat. So, ayan na siya. Inayos ko siya para sa thumbnail. And, ayan. O, diba? So, mga markers. Ayan, dito ko nilagay yung mga bagong ball pens. Pero, ayusin mo pa yan. Pero, ayun siya. Nilagyan ko pa ng isa pang table para makita talaga lahat ng mga nabili. Just ayan.